Inside, a.k.a. Sagit Dedo! Okay, I know, sasabihin nyo ay, ano ko bias, gawa ng, obviously, ay supporta tayo ni Isko Moreno. Okay? But at the end of the video, ay manonotice nyo rin na very fair naman itong ating mga pahayag. And then magbigay kayo ng comment. Kung disagree kayo, lahat po ay... Okay, let's break it down. Okay, so hindi ko ikaw na kontest yung kine-claim ng Tito Beck and Joey na kailangan ng respect. At ako talaga ay tagahanga ng mga yan nung araw pa. Okay? Pero ako ikukumpara ko si Tito Beck and Joey versus dito kay Isko Moreno. Okay, si Isko Moreno ay sa Vice Ganda, Dolphy, yung mga komedyante, ay ano yun, masumahan nga ako doon sa mga single comedian. Kasi yung pagkatatlo, may mga collaboration, madali sila makakagather ng materials eh, nagkakatapunan. Okay, so ngayon, si Isko Moreno, kung napapansin nyo, napakataas ng humors, okay? At medyo, pero kakaiba yung kanyang humors, at the same time, ay merong pagtulong sa tao. And then, tinake over niya itong sitwasyon na to dahil sa oportunidad yon na makatulong sa tao. Obviously, siya na tumulong sa tao eh. So, anyway, mabigat na katayo ni Isko Moreno dahil siya nakasalang dun eh. Hindi mo naman mapipilis lahat ng tao at parang politika rin yan eh. May kanya-kanyang poon eh. Okay, so, hinatitubik ang Joey ay talagang parang naging poon na. So, anyway, kung napapansin ninyo, si Tito Beck and Joey, para sa akin lang ha, okay? Kasi, nanonood din ako ng mga comedian eh, humahanga ako sa mga comedians eh. Lately, kaya marami na silang mga alalay, kasi yung mga jokes nila parang obsolete na eh. hindi ko i-down yung si Tito Beck and Joey, nagkataon lang na parang hindi na sila napapanahon na siyempre, iba na yung mga generation ngayon, kailangan i-update. So, yung mga kasama nila, mas bata, medyo mas nakakapaglabas ng ng mga bagong jokes, di ba? Yun ang ibig sabihin, okay? Kaya si Vice Ganda ay mas spontaneous kahit na, compare sa kanila, kahit na anong subject na idala mo, bilis ng utak ni Vice Ganda, nakakapag-adjust sa mga sa subject, kung anong ikakarga niyang jokes. So, yun ang ibig sabihin. So, si Isko Moreno ay ganun din. May mga bullet jokes si Isko Moreno. Diyan ka hanga kay Isko Moreno, napakataas ng humor niya. Tito Beck and Joey. Actually, si Tito Beck and Joey ay hindi niya tatanong, I keep it in private, na may mga kamag-anak ako, nakasama pa siya sa pelikula, very close at very respected ng mga tao yung mga yan, at wala naman tao na nabalitaan yun na inargabyado. Meron daw during the 80s yung kay Pepsi Paloma issue, pero para sa akin eh, chismis lang yun eh. Hindi natin na yun eh. Dahil marami nagmamahal sa kanila talaga, okay? Yeah. Anyway, misayin sa ako, hindi ako umiyak. Balik tayo sa Isko Moreno, okay? Ang talent ni Isko Moreno ay, ang nagustuhan na sa kanya ng mga tao ay yung kanyang mindset. Okay? Kung napapansin niyo, napaka matuwid na tao niya. Kahit ilagay niyo siya on the spot, very spontaneous na totoo, okay? Yung kanyang response, okay? So, kasi ganito yun eh. Okay, balikan natin yung mga issue na mga komedyante na mga nagpapatawa dahil sa inexpense of others, okay? Yung gumagamit siya ng mga ng mga crew na nagsusupply ng mga materials, gumagamit ng mga minsan yung may mga hindi pa tayo advanced citizen eh, minsan yung may mga pilay, mga pangit, pinagtatawanan, umaabot sa ganun dahil naubusan na siguro ng materials, okay? Si Isko Moreno ay instead na yung energy niya sa ganun na hindi niya nilalagay sa sarili niya sa ganung route, inilalagay niya sa in very positive way. Like, magagamit niya yun at patatawagin niya yung tao, hindi dahil sa kapintasan. Palalakasin niya ang loob ng isang tao na may kapintasan. So, yun ang maganda kay Isko Moreno. So, I think he's the right person para kung mahirap tapatan niya yung cast ng cemented na yung legacy ng mga yun eh. Pero, si Isko Moreno ay kaya niyang neutralize ang situation, okay? So, down the road ay marami pa mga pambabatikos dahil marami pa mga loyalists eh. Pero, yung
si Isko Moreno ay ma-recognize yan. Okay, dahil good intention talaga eh. So, very smart move sa mga halosos. Yung ano, pag-pick niya kay Isko. And then, marami nagko-question si kay Isko, worth it ba yan? At pinasok mo yan, napabatikos ka ng mga tao. Ay sa kutata ni Mayor Isko, ay addicted siya sa ano eh, sa pagtulong sa tao, which is by nature, yun na talaga ang Isko Moreno. Kaya nga siya hinangaan ng tao eh, at umabot pa sa ano, sa frustration ng mga tao, magkaroon ng matinong tao na mamumuno sa atin, kaya pinilit nilang ano, ihalang si Mayor Isko sa pagkapangulo. So, which is, teka, sasabihin ko ba ito kung bakit siya? Wala siyang laban sa mga organisasyon ng mga M. Alam niyo na ibig sabihin ng M. Yung mga asosasyon ng mga M, okay? Yon! Okay? So, anyway, teka muna, baka lumayo na naman tayo. Balik tayo kay Tito Vic and Joey versus Isko Moreno, okay? Actually, hindi versus yun eh. Dapat yun tulungan eh. Dahil andyan na yan, ay di harapin na lang at kung ako ka na Tito Vic and Joey, ay i-endorse ko pa si Isko Moreno dahil he's the right person na, ano, na good person. Oh, i-endorse ko na lang, so move on. At gaganda pa yung image nila, hindi sila na ipag-away. Ito naman yung trabahador lang. Okay, nagkaroon ng pagkakataon na tumulong sa tao. Alam naman nila si Isko na ganoon. Hindi naman to talaga yung pang negosyo eh. Gusto lang niya makatulong sa tao, okay? Yung huli nga video, 5,000 lang daw ang budget ng Itbulaga, ay binigay ni Isko yung sarili niyang pera, yung 45,000, dahil ano eh, ganun na pagkatalo siya, nakotse eh. Kasi dati siyang mahirap eh. Yun ang maganda kay Isko Moreno, hindi yung... Anyway, at saka nakapag-cash out na ang Tito Vic and Joey. Ngayon, kung kine-claim nila ay respect, ay wala naman nag-aalis ng respect sa kanila. Kung doon sa kumpanya, ay that's personal sa kanila na yun. Kung hindi sila nagkabigay ng respect. Pero ano, sa totoo lang, ang mga tao hindi nawawala ang respeto sa Tito Vic and Joey. At mas lalong irerespeto sila kung i-endorse nila itong si Isko Moreno na wala namang ginagawang masama sa kanila. Trabaho lang ito, may mga patutsabi sila ay parang papangit pa yung kanilang patatamis pa yung kanilang legacy. Yung sting ko, dahil may mga solid supporter din ng Isko Moreno eh. May mga strong legs din eh. Okay? At marami nagsasabi na hindi na tamang numero ni Isko. Kasi din, talaga kayo, talaga kayo. Okay, alright, so, wala nakakaalam kung ano nangyari doon sa SD card. Anyway, tika, baka ano naman tayo dito, baka humaba, mapaiba yung ating subject. So, anyway, that's for now. Yun ang aking opinion. And then, hit me at yung mga hindi agree ay gustong gusto ko yan. Put down your comment at ano. At sasagutin ko naman may paggalang. Okay? So, for now, dito lang si Philosopher Mamay. Once in a while, nag-vlog tayo once a week. So, subscribe. There you go.